Dear Kuya Bonaw, I was so happy to see you on YouTube. 10 years na pala since nabasa mo ang high school love story ko na napaka-colorful. Ang sarap mag-reminisce how I wish hindi na ako tumanda at high school na lang ako forever. Tama ang sabi nila, high school life will always be the most fun part of one's life. Nakakamiss yung mga adventures namin noon ni Namon, Arken, May at Rhea. Nakakamiss ang Nueva Vizcaya. Nakakamiss ang school namin ng high school. Everything about it. Yes, it's true. High school life is the happiest. Sa college kasi Kuya Bono, ang daming unpleasant circumstances. Mga pangyayaring sana'y naiwasan kong maganap. I don't know but I think mas nag-iisip ako nung high school ako kesa nung college na ako. Anyway, nasabi ko noon sa 2012 story ko na baka sa tugig raw kami mag-college ni Mon. That did not happen. About a week before ng graduation namin ni na May, Rhea at Arken sa high school, isang umaga sa harap ng breakfast table ay bigla na lang pinatong ni Mami ang kamay niya sa braso ko and she said, "Gusto mo bang mag-aral sa Palawan?" Napatitig ako sa mukha ni Mami, then sa mukha ni Kuya Floyd. "Palawan? Yes, tumawag ang lola pita mo, then ang daddy mo. No, sa tugig raw ko gusto mag-aral." "Okay, tatawagan ka ng daddy mo. Maybe later kasi baka tulog na siya ngayon. May communication kayo ni daddy? Kailan pa?" Kailan lang. Bigla na lang ako nakatanggap ng email mula sa kanya. Namimiss ko si Lola Pita. Pwede akong sumaglit sa Puerto Princesa. Bakasyon lang pero sa tugig raw ako mag-i-enroll." "Keep your lines open, Alice. Expect a call from your dad." Sabi ni Mami bago siya tumayo para uminom ng gamot niya. "Sama ako ha." Nang hangiting sabi ni Kuya, "Saan?" "Kung pupunta ka ng Palawan. Miss ko din si Lola Pita eh." Noon Kuya Bono ay napangiti ako. "Sure Kuya, my pleasure to travel with you." Sabi ko pa kasi alam kong maraming pera si Kuya Floyd dahil minana niya noon ang business ni Mami sa Cagayan. Ako kasi ay manghihingila ako ng allowance kapag natuloy. But the truth was, hindi ako excited na umalis after graduation kasi ayokong mapalayo kayo Mon at sa mga friends ko. Ini-expect ko noon na marami kaming adventures pang sasabakan bago kami mag-college. At hindi ko pwedeng ma-miss yun. Pero naisip ko, ayain ko na lang sila sa Palawan. Besides, si Mon pa lang naman ang nakapunta ng Palawan pero sa Coron lang sila nagpunta. Kasama daw niya noon ang mami at daddy niya nung umuwi ang daddy niya para magbakasyon nung grade 5 pa lang siya. Na-excite ako sa idea na makakasama ko sila sa Palawan. Pamasahe lang naman ang kailangan kasi malaki naman ang bahay ni Lola Pita doon. Doon na lang kami mag-i-stay. Meron akong habit, Kuya Bono, na hindi mo na ako nag-a-announce kapag hindi pa sigurado sa isang bagay. Kaya't hindi ko muna binanggit sa mga friends ko ang plano ko.
balak ko noon, after graduation ko na lang sasabihin sa kanila. Kinagabihan, patulog na ako matapos kaming mag-goodnight muamua ni Mon nang magring ang phone ko at ang daming numbers na lumabas sa screen ng phone ko. I knew then it's my dad. Sinikap kong maging casual sa pakikipag-usap ko sa daddy ko despite the fact na I was indifferent noon sa kanya. Yes, Kuya Bono, he used to be my most favorite person pero na-realize ko na my mom is so much better at mas marami siyang nagawang tama kaysa kay daddy. And I thank God dahil kay mommy ako napunta nung maghiwalay sila. Umalis si daddy. Iniwan kami matapos siyang mabaril. Naawa pa ako sa kanya noon, samantalang nakilala ko siya bilang pinakamagaling at pinakamatapang na tatay sa buong mundo. Black belter nga siya ay tapos kina Tito Arthur lang, matatakot siya. Naisip ko parang pretext lang niya yung kunwari ay may threat sa buhay niya para makalayas, magpakalayo-layo at pabayaan kami. Tapos, nag-asawa pa ng ibang lahi. But still, he's my father at anak lang niya ako. So I tried to be nice nung magkausap kami sa phone. He discussed his agenda pero sa dulo, I said no. Hindi ako pumayag sa proposal niya. May tatlong anak daw yung asawa ni daddy na Belgian. Sina Erin, Emma at Luis. Puro sila babae. Si Erin ang panganay at 19 na siya nung time na 16 pa lang ako. Masyado daw fascinated si Erin sa Pinoy culture since makilala at makasama niya ang dad ko at gusto ni Erin ang mag-aral sa Pilipinas. Ang proposal ni daddy, sasamahan ko daw si Erin sa Maynila. Pero dati daw ay sa Palawan niya gusto. Pero bigla daw nagbago ang isip niya matapos i-recommend ng isang Pinay doktor na kaibigan ng mami niya na sa Maynila na lang siya mag-aral. At ang gusto nga ni daddy ay samahan ko si Erin. And for that ay sagot na rin niya ang pag-aaral ko and everything. Yes, Kuya Bono, may condition pa talaga. Nakalimutan yata niya na anak niya ako at dapat lang napag-aralin sana niya ako kahit walang kondisyon. I said no, firmly. Disappointed si daddy pero mas disappointed ako. For so many years, Kuya Bono, noon lang niya ako naalala kasi may kailangan siya. Pinipigilan ko ang luha ko nung magkwento ako kay mami tungkol sa pag-uusap namin ni daddy kasi masama talaga ang loob ko. Pero alam mo Kuya Bono, nagbago din ang isip at decision ko. Pumayag din ako sa proposal ni daddy dahil kay Mon. Mismong graduation namin nung tumawag si Mon at sinabi niyang dumating ang daddy niya galing ng UK. Natuwa pa ako for Mon noon kasi alam ko kung gaano niya namimiss ang daddy niya. Pero nalungkot ako nung sabihin niyang kukunin siya ng daddy niya at doon na rin siya mag-aaral ng college. Disappointed ako pero hindi ako pwedeng magbabad sa cellphone noon kasi kasalukuyan ang graduation ceremony namin. Sinabi niyang pupunta siya sa bahay ng gabi para makapag-usap kami. Hindi ko natuloy na feel yung saya ng graduation namin dahil doon. Nasira yung plano namin ni Mon na magkasama kami sa isang school sa college sa Tugigaraw. At ang pinakamasakit sa lahat ay magkakalayo na kami. One thing na hindi ko talaga napaghandaan.
Wala naman akong bisita sa graduation blowout ko. Wala ding masyadong handa kasi mga friends ko nag-graduate din. Pagkatapos namin kumain ni Mon ay pumuwesto kami sa veranda sa likod ng bahay. Parang pabigla-bigla yung desisyon mo. Tsaka diba, hindi ka naman close sa asawa ng daddy mo dun. At hindi ka rin magaling mag-English. Paano ka mabubuhay dun? Mag-aasawa na si Mama Alice. Ha? Pinayagan ko na kasi alam kong kailangan niya ng asawa. Kaya lang, hindi ko gustong makasama sa isang bahay si Tito Fred. Tapos si Daddy ko, matagal niya na akong gustong kunin sa UK. Ayoko lang kasi tama ka. Hindi ko naman ka-close yung asawa niya at hindi rin ako magaling mag-English. Pero yung mga anak ni Daddy, nabait sila sa akin. Ang dami nilang pinadala kay Daddy para sa akin eh. Nalilito ako, Mon. How come nabigla mag-aasawa yung mama mo? Sorry, babe. Hindi ko talaga kinuwento sa'yo yung tungkol kay mami na may boyfriend siya. Kahit sino sa mga kaibigan natin, walang nakakaalam. So paano? Maghihiwalay na tayo? Hindi. Ba't tayo maghihiwalay? Ano bang tawag nila dun? Yung tayo pa rin kahit malayo tayo sa isa't isa. LDR? Long Distance Relationship? Oo. Pwede naman yun, di ba? Patawagan na lang kita lagi. Mag-i-Skype tayo lagi, ganun. Pagbigla-bigla ka, baby. Paano kung kawawain ka nila doon? Hindi naman siguro. Tsaka gusto ko rin maranasan ng may kapatid. Puro babae yung kapatid ko sa ama. Tingin ko, mababait talaga sila. Ewan ko, Mon. Parang hindi ko kaya nasa malayo ka. Katawan ko lang naman ang lalayo eh. Yung puso ko, maiiwan sa'yo. Hindi mo ako madadaan sa kanyan. Bakit kasi hindi mo nalang pag-aralan gustuhin yung Tito Fred mo para hindi ka na umalis dito? Tama lang naman na gustuhin mo siya kasi gusto siya ng mama mo, di ba? Gusto ko rin makasama ang daddy ko, babe. At yung mga kapatid ko sa ama. At gusto ko rin maranasan ng mabuhay doon. Babe, hindi madali sa akin to. Natatakot din ako. Nag-aalangan din ako. Pero naka-oo na ako sa daddy ko. Eh, paano ako, Mon? At saka, bakit kaya mo akong iwanan? Bakit kaya mo mapalayo sa akin? Hindi ko napigilan ng luha ko sa tanong kong yun kay Mon, pero hindi siya nagsalita. Saglit lang din siyang nakipagtitigan sa akin, pero hindi niya kinaya. Nung makita niyang tumulo ang luha ko, ay iniwas niya na ang tingin niya sa akin. Nung may nag-text sa kanya, binasa niya sabay paalam sa akin. Dinampian lang niya ako ng halik tsaka umalis. Wala pang 5 minuto mula nang umalis si Mon ay may natanggap akong text mula sa kanya. Ang sabi niya, "Babe, unawain mo naman ako. Promise, ito yung una at huling pakiusap ko sa'yo. Isipin mo naman ang kalagayan ko. Magtiwala ka naman sa akin." Napaisip din ako kasi ang dating sa akin ng message niya ay parang ayoko siyang intindihin at sarili ko lang ang iniisip ko.
Nasa veranda pa rin ako noon at lumuluha nung biglang lumabas si Mommy at may dalang dalawang baso ng juice. "Oh, asan si Mon?" tanong niya. Pinahid ko ang pisngi kong basa ng luha. "Nag-away kayo?" narinig kong tanong ulit ni Mommy. Noon ay nagkwento ako kay Mommy at pagkatapos ay narinig ko sa kanya ang mga salitang ito. "Alam mo, Alice, ako bilang nag-iisang anak din. Alam mo ba nung bata ako, pinapantasya ko noon na sana magkaroon ng kabit ng papa ko. Tapos magkaanak sila para magkaroon ako ng kapatid. Then, grade 6 lang ako nang mamatay si papa. Natakot ako noon kasi si mama na lang naiwan sa akin at hindi na siya pwedeng manganak. In short, I have wanted na sana may ibang tao na pwedeng magmalasakit sa akin. What if mawala din si mama? E di nag-iisa na ako. Paano na ako? Tingin ko, hindi naging madali kay Mon yung desisyon na payagan na niya yung mami niya na mag-asawa ulit. Alam ko na nararamdaman niyang parang naagaw na sa kanya ang mama niya, kaya naisip niyang ilapit ang sarili niya doon sa extended member ng family niya, sa daddy niya, at sa mga kapatid niya sa ama. "Mami, bakit hindi niya nakita na nandito naman ako? Mahal ko siya at hindi ko naman ipaparamdam sa kanya na nag-iisa siya. Alice, I'm sorry pero yung naging reaction mo kay Mon, sa tingin ko ay nagbigay sa kanya ng idea na hindi mo talaga siya mahal." "Ha? Huh? Hindi totoo yan, Ma'am." "Suporta, anak. Suporta. Kung talagang mahal mo siya, suportahan mo siya sa gusto niya. At kaya niya sinabi sa'yo na magtiwala ka ay dahil baka naman talagang kaya niyang i-keep yung relationship niyo kahit nasa UK siya at nandito ka." Sa sinabi niyo ni Mami ay naalala ko na naman syempre ang dahilan kung bakit nasira ang pagsasama nila ni Daddy, kasi hindi nila sinuportahan ang gusto ng bawat isa. Dahil dun, Kuya Bono, ay inunawa ko na lang din si Mon. And yes, sinuportahan ko na lang ang gusto niya kahit na hindi madali para sa akin nang mapalayo siya. Buwan ng April, hindi pa nakakaalis si Mon pero nakabalik na ang daddy niya sa England dahil may aayusin pa daw siya doon para sa pagkuha niya kay Mon. Nasamahan pa ako ni Mon sa Tugigraw para mag-enroll sana sa St. Paul. First time ni Mon sa Tugigraw at buwan yun ng April kaya napakainit. Naipit pa kami sa traffic while nakasakay sa tricycle mula sa terminal at narinig ko kay Mon ang salitang, "Ano bang nagustuhan mo dito, babe?" Hindi ko siya sinagot. Nakita ko siyang palingalinga sa paligid na parang naghahanap ng magandang tanawin habang hinihila-hila ang t-shirt niya sa tapat ng dibdib niya para magkahangin. Nasa parting balzain kami noon at syempre wala siyang nakikitang maganda sa area na yon kundi mabababa at mga lumang buildings. Nakita ko lang na umaliwalas ang mukha ni Mon nung makapasok na kami sa shop ni Kuya Floyd. Aircon kasi yon at agad din kaming inalok ni Kuya ng cold drinks mula sa personal ref niya. "Ang init sa labas, Kuya. Grabe pala dito," sabi ko. "Record holder ang Tugigaraw, no? April 22, 1912, 42.2 degrees Celsius. The highest temperature ever recorded in the Philippines," sagot ni Kuya. "At dito, hindi lang summer months ang mainit. Actually, hanggang November, napakainit pa rin. Buti pa si Mon, oh. Pupunta na ng UK. Saan banda ba sa UK ang daddy mo, Mon?" "England, Kuya." "Saan sa England? London? Manchester? Liverpool? Cambridge?" Hindi, Kuya.
Canterbury. Ah, never heard. Anyway, England pa rin yun, and for sure, malamig doon. Hindi gaya dito na para kang nasa loob ng pugon. Kaya ikaw, Alice, ihanda mo lang katawan mo sa init dito sa Tugigaraw. Alam mo, mas okay pa nga sa Bayumbong ka nalang mag-aral eh. Kasama mo pa si Mami. Pero kung mas gusto mo akong kasama, eh di gong, dito ka mag-aral. Bigla ko na lang ding na-realize, Kuya Bono, na plano naming dalawa ni Mon na mag-aral sa Tugigaraw at hindi na siya matutuloy. Bakit ko pa itutuloy? Hindi naman dahil lang sa mainit na klima ng Tugigaraw, kundi yung idea din na lalayo pa ako kay Mami. May mga universities din naman sa Vizcaya. Sige, sa St. Mary's na lang ako mag-enroll. Nasabi ko. Inaya ko na lang noon sina Kuya at Mon na kumain ng battle patong na siyang isa sa mga pakay namin ni Mon. Pero bago mag-alas tres ng hapon ay umuwi din kami ng Vizcaya. May 4 nang dumating ulit ang daddy ni Mon para sunduin na siya. And that definitely was one sad day sa buhay ko. Saying goodbye to the one I truly love. Nung wala na si Mon, syempre, gusto kong makasama lagi ang mga friends namin. Pero noon naman sila parang lumayo sa akin. Lalo na si na May at Arkin. Si Rhea, month pa lang ng May, nagpunta na siya ng Santiago City. Kinuha siya ng pinaka-close niyang tita na bagong kasal lang. Sa Santiago na rin siya mag-aaral pero sa kanya pa rin ako nakapagsumbong noong makapag-usap kami sa phone tungkol sa napansin kong paglayo ng loob ni May sa akin. Napaka-direct to the point naman ang reply ni Rhea sa akin. Threat ka kasi sa relasyon nila ni Arkin, lalo na ngayong wala na si Mon. At alam din niyang gusto ka ni Arkin, di ba? Inamin ni Arkin noon kay May na gusto ka ni Arkin that time na sinundo niyo si May sa Baguio. La Trinidad, pagtatama ko, whatever, brinake pa yata ni May si Arkin noon dahil sa nalaman niyang gusto ko rin ni Arkin. So anong ina-expect mo ngayon? Didikit pa rin si May sa'yo while alam niyang baka ahasin mo yung boyfriend niya? Gosh, hindi ako ganun, bes. I know naman, but I also know May. Napakarami niyang insecurities sa buhay, kaya if I were you, tanggapin mo na lang na hanggang high school lang yung masayang samahan natin. And get your ass away from me and Arkin. Nakakalungkot yung pagkamulat sa akin ni Rhea ng katotohanan yon. Kaya naman kumabog biglang dibdib ko nung isang gabing mag-text bigla si Arkin. Hi Alice, ano gawa mo? Ganun lang naman ang text niya pero kumabog ang dibdib ko. Hindi lang dahil sa idea na parang magkakatotoo pa yung sinabi ni Rhea, kundi dahil sa hindi naman talaga nawala yung pagka-crush ko kay Arkin kahit nung kami pa ni Mon. Kaya lang ayoko ng idea na magiging ahas ako at magiging unfaithful ako kay Mon. Hindi ko ni-replyan si Arkin, Kuya Bono, sa halip ay tinawagan ko si Rhea. Sinabi kong nag-text si Arkin pero hindi ka na-replyan. At nagulat na naman ako sa sinabi ni Rhea. Huwag mong replyan, bes. Baka si May lang yung nag-text sa'yo. Napahanga ako kay Rhea noon sa galing ng isip niya tungkol sa mga ganong bagay. At ako, pakiramdam ko noon ay tatanga-tanga pa ako at hindi ako marunong tungkol sa larangan yun ng buhay. Ako noon, madali lang akong magtiwala at kampante ako noon na hindi ako magkakamali kung susundin ko ang malinis kong konsensya, pero hindi pala ganun.
Dahil hindi naman lahat ng tao ay malinis ang konsensya ang sinusunod. Yung iba, kaaway ang tingin sa'yo kahit nakaibigan ang turing mo sa kanya. Naalala ko din ang naging sitwasyon ng mami at daddy ko noon. Naging masama ang tingin ko kay mami noon at na kay daddy ang simpatsya at pagmamahal ko, yun pala, mali ako. Noon Kuya Bono ay natutunan ko na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang sarili mong damdamin. Tumawag ang daddy mo, Alice. Magpapadala daw siya ng pera para sa college mo. Text ni mama, nasa tugig raw siya noon. Kahit dito ako sa Biskaya mag-aral, reply ko kay mami. Yes, tinanong nga niya kung anong course ang kukunin mo eh. Slightly ay nalito na naman ako dahil parang mali na naman ako sa naging judgment or impression ko kay daddy. Hindi ko ina-expect na tatawag siya kinagabihan at noon niya tinanong kung anong course ang i-enroll ko. Sabi ko, criminology. Tumawa siya at ang sabi, tama ang hula ko. And I'm glad kasi hanggang ngayon, matapang ka pa rin anak. Mahana ka sa akin. No, I think mas matapang ako sa'yo. Sabi ko, saglit siyang natahimik. Pero bumawi ng, hindi naman siguro. Mas matapang pa rin ako, Alice. Hindi sa babae ka, or in fact, hindi ko ina-underestimate ang pagiging babae mo. Kundi, anak, marami na akong experiences. Marami ng times na nasubok yung pagiging matapang ko. Marami na akong, iniwan mo kami kasi natakot kang baka mapatay kanila, Tito Arthur. Walang katapangan doon, Dad. Hindi ako takot kanino man, Alice. Lalo na kina Arthur. Pwede ko silang resbakan anytime noon. Pero, gusto mo ba akong makulong? Ako, ayoko makulong noon dahil sa inyo ng kuya mo. Dahil sa amin? Iniwan mo nga kami. Pinabayaan mo kami kay mami ng maraming taon. Anong pinagkaiba sa kung nakulong ka sana? Pag nakulong ako, hindi ako makapagtrabaho at hindi ako makapagpadala ng pera sa inyo. Hindi ko magagampanan yung responsibility ko, at least financially, sa inyo. Natigilan ako sa sinabi niyo ni Daddy. Pakiramdam ko noon, meron na naman akong hindi alam. Naglihim na naman sa akin si Mami. Bakit? Nagpapadala ka ba ng pera kay Mami noon? Of course. Pwede bang hindi? Pero responsibility ko yun, anak. At hindi yun justification ng katapangan ko. Alam mo ba kung kailan talaga nasukat ang pagiging matapang ko? Ano? Kailan? Nung nagawa kong tanggapin ang desisyon ng korte na hindi ka sa akin mapupunta. Anak, you are the most precious person in my life. Hindi rin sa gusto kong sirain ang pagtingin mo sa mami mo, anak, pero matapang din ako nung pumayag akong tuluyang makipaghiwalay sa kanya dahil sabi niya kahit 0.001% wala na siyang pag-ibig para sa akin at kahit anong gawin ko, hindi na kami babalik sa dati. Matapang din ako nung pagbigyan ko ang hiling niyang huwag mo nang magparamdam sa'yo kasi bata ka pa noon at apektado ka pa sa paghihiwalay namin. Matapang ako dahil nagawa kong tiisin yung napakatagal na panahong bawat araw ay namimiss kita. Pero picture mo lang sa wallet ko ang niyayakap at hinahagkan ko.
Alis anak, ayoko magalit ka sa mami mo. Pero, hindi kita pinabayaan. At lalong hindi kita kinalimutan. You are still the most precious person in my life, anak. And loving you for the rest of my life is never enough. I'll walk in the rain by your side. I'll cling to the warmth of your tiny hand. I'll do anything to help you understand. I'll love you more than anybody can. And the wind will whisper your name to me. The little birds will sing long in time. The leaves will bow down when you walk by. And morning bells will chime. Well, I'll be there when you're feeling down. Magsi-17 ako noon, Kuya Bono, and I was in the stage of challenging myself to be mature, kaya isinantabi ko ang galit ko sa mami ko. Na-realize ko din noon na yun yung estado ng buhay ko, na ang dami kong natututunan, ang dami kong nalalaman. Iniwasan kong magalit o magtampo kay mami kasi sabi ni daddy, kung mahal niya ako, hindi ko rin pwedeng tawaran yung pagmamahal sa akin ni mami. She just did what she believed was right for me, kahit na naging selfish siya for that matter. Hindi ako nagalit kay mami, hindi ko rin siya kinonfront tungkol sa katotohanan ng nalaman ko from dad, pero nagdesisyon ako. Sa Manila ako mag-aaral at pumayag na ako sa pakiusap ni daddy na samahan ko ang stepdaughter niyang si Erin sa Maynila. Nung ma-confirm sa akin ni daddy na gusto ko talaga, bumili sila ng condo sa Isabela de Valenzuela na napakalapit lang sa OLFU or Our Lady of Fatima University sa Valenzuela City na siyang napili ni Erin na pag-enrollan namin. Nirecommend daw ng kaibigan ng mami niya na isang Filipina doctor sa Belgium. Nung dumating sa Pilipinas si Erin, pinuntahan ko siya sa hotel niya sa Maynila. Nakakamangha ang itsura ni Erin, Kuya Bono. Matangkad na puting-puti, blue ang mata at dark blonde ang buhok. Nung makipag-shake hands siya sa akin, ang laki ng kamay niya. Niyakap din niya ako at kinailangan pa niyang yumuko dahil nagmistula akong bata sa katangkaran niya. Magsi-17 ako noon, 19 na si Erin. Kinabukasan ay nag-enroll na kami sa OLFU. Dental medicine ang in-enroll niya at ako naman ay sa criminal justice. Dumating si Lola Pita mula sa Palawan para samahan kaming mamili ng gamit para sa condo. 2-bedroom ang condo, Kuya Bono. Mas maluwang yung isang bedroom, pero gusto pang ibigay sa akin ni Erin yung mas malaki at may sariling balcony, pero sabi ko mas bagay sa kanya yung maluwang kasi malaki siya. Pero sabi niya okay lang daw sa kanya na mapunta yung hindi ko pinili. Feeling ko nun, Kuya Bono, ay sobrang bait ni Erin. Kaya yung mas maliit na bedroom ang pinili ko. Nung okay na ang lahat sa condo ay inuwi kami ni Lola Pita sa Puerto Princesa, kung saan namin in-enjoy ni Erin ang natitirang araw ng bakasyon. Kahit na sa totoo lang ay hindi ko naman masyadong na-enjoy kasi wish ko noon ay kasama ko si Mon sa mga magagandang lugar sa Palawan. Yun noon, Kuya Bono, yung adjustment period dahil sa pagkakalayo namin ni Mon. Madalas siyang tumawag sa akin pero hindi matagal.
Mabait daw ang asawa ng daddy niya pero pinagsabihan siya tungkol sa paggamit ng telepono lalo na't long distance call kaya saglit lang kami nakakapag-usap. Hindi daw siya makakapag-college kaagad dahil may iko-complete pa siyang 2-year studies bago makakuha ng GSCE na siyang permit niya para makapag-enroll sa university. Napakabait daw talaga ng eldest stepsister niya na siyang tutor niya sa English. Kwento ko naman sa kanya ay tutor din ako sa kasalukuyan dahil sinututoran ko naman si Erin sa Tagalog. Sabi pa ni Mon noon, may mga ugali sila na hindi ko din gusto, pero nag-a-adjust lang ako. At alam kong may ugali din yung tsinututoran mo na hindi mo magugustuhan kasi nga, ibang lahi. Ikaw na lang mag-adjust, babe. Kasi mas maganda yung nadadagdagan ng mga taong magmamahal sa atin kesa sa nababawasan. Totoo, may mga ugaling hindi ko gusto si Erin. Pinakaayaw ko yung hindi siya masinop sa bahay at hindi marunong maglinis at maglaba. Ako kaya ko maglaba pero since hindi siya naglalaba, nagpapalaundry na lang kami. Hindi rin kami nagluluto, puro kain sa labas. Walang pakundangan si Erin sa paggastos, Kuya Bono, na parabang pagmamay-ari nila ang National Bank of Belgium. Lahat ng bilihin para sa kanya ay mura lang. Kanya-kanya kami ng allowance. Galing kay mami ang allowance ko pero padala yun ni daddy. Siya naman may ATM na dinedepositohan ng mami niya. Hindi ako sinasabihan ni mami na magtipid pero nagkusa ako kasi hindi ako pwede makipagsabayan kay Erin. Hindi rin ako marunong magluto ng ulam kaya sa labas din ako madalas kumain pero bumibili ako ng instant noodles, crackers at biscuits na kapag tinatamad akong bumaba ng kondo, ay instant noodles na lang ang kinakain ko. Sobrang friendly din ni Erin. Sa school ay para siyang celebrity dahil ang daming bumabati sa kanya. Bagay na gustong gusto naman niya at bukang bibig niya ang salitang, "I really love it here. People are just like your dad. They are so friendly and so kind." Madalas may kasamang friends si Erin kapag darating siya ng condo. Mga babae at lalaki na mga ka-age halos niya, liban lang sa half-Korean na si Byung-hoo na noon ay 17 lang din. Karamihan sa mga friends ni Erin ay mga magaganda at gwapo, Kuya Bono. Mga iba't ibang lahi yung iba. At gusto kong sisihin si Erin noon sapagkat dahil sa kanya ay naging malapit kami ni Byung-hoo. Napaka-cute ni Byung-hoo, Kuya Bono. Ang puti, ang kinis, ang liit at mapula ang bibig, at maliit pero matulis ang ilong. At nagsimula ang lahat sa simpleng biro ni Kalu na isa namang Nigerian sa pagsasabing, "You know what, Alice? You and Byung-hoo look good together. Why don't you fall in love, ah?" Sinakyan ni Byung-hoo ang birong yun ni Kalo kahit sinabi ko may boyfriend ako pero nasa UK. Hindi pa naman daw kami kasal at nasa malayo naman. "I'm loyal eh." Sabi ko pa pero ang sagot sa akin ni Byung-hoo ay, "That's what I like. Loyal girls."
Inudyokan din nila si Byung-ho na ligawan ako kaya't nanligaw nga. Honestly, I like him, Kuya Bono. Gusto kong ma-experience yung makipagrelasyon sa Korean pero hindi naman kinaya ng konsensya ko. Iyon yung time na nawala yung cellphone ko pero honestly, hindi ko alam kung saan ko ito nawala. I'm sure din na hindi yun ninakaw dahil puro may kaya mga kaibigan ni Erin. Mabuti na lang at memorize ko ang number ni Mon at ni Mommy. Kay Erin na rin lang kinuha ni Daddy ang bagong number ko matapos akong bumili ng bagong phone pero dinagdagan lang ni Erin yung pera ko kasi siya ang nag-decide na mamahaling phone na ang bilhin ko. Si Erin nakipagrelasyon kay Kuya Jeric na isang medical student. Pinoy si Kuya Jeric, moreno, pero mas matangkad sa kanya si Erin. Fourth year na doon sa medicine si Kuya Jeric. Madalas silang magkulong sa kwarto ni Erin at alam kong may nangyayari na sa kanila. Okay lang yun kay Erin kasi liberated siya. Ako, kahit hindi ako conservative ay hindi ko pa rin kayang gawin yon kasi ayoko. Hindi lang dahil kay Mon or dahil Pilipina ako kundi dahil ayoko lang. Hindi ko feel. Pinasalamatan ko si Kuya Jeric isang araw. Para saan? Tanong niya. Basta kuya, thank you. Labo mo. Narinig ko pang sabi niya bago ko siya iniwan sa living room kung saan siya noon nagre-review. Habang si Erin naman ay nagluluto-lutuan ng stamput na naging paborito kasi ni Kuya Jeric. Pero ang dahilan kung bakit ko pinasalamatan bigla si Kuya Jeric ay dahil naging siloso siya at pinagbawalan niya si Erin na magdala ng kung sino-sino sa condo na sinunod naman ni Erin nung una. Pinasalamatan ko siya kasi baka matukso na ako ng tuluyan noon kay Byung-ho. Third year na ako nung mag-break sina Erin at Kuya Jeric kasi nawala na ng oras si Kuya Jeric kay Erin since naging resident doctor na ito. Yun din yung time na nagtampo ako ng sobra sa mami ko kasi mag-aasawa na daw ulit siya at hulaan mo kung sino Kuya Bono ang mapapangasawa niya. Si Tito Arthur na noon ay hiwalay na sa asawa niya. Bumaba ng sobra ang respeto ko kay mami noon to the extent na sinumbong ko siya kay daddy at sinabi ko din na kay Erin na lang niya padala ang allowance ko kasi hindi na ako uuwi kay mami. Pinagsabihan ako ni daddy, pinaliwanagan na kailangan ni mami ng partner sa buhay pero hindi ko yun tinanggap. Parang lumalabas kasi noon na matagal na silang may relasyon ni Tito Arthur. Noon pa o bago pa nila tangkaing patayin si Daddy. Isa ang bagay na yun Kuya Bono kung bakit sa simula nitong kwento ko ay nasabi kong maraming unpleasant circumstances nung college ako at naging makitid din ang isip ko sa paraan kung paano ko hinarap ang mga yun. But still, kahit papano ay proud pa rin ako sa sarili ko noon kasi nagawa kong magtagal ng halos 3 taon sa long-distance relationship namin ni Mon. Hanggang sa isang araw na nasa mall kami ni Erin, ay biglang may sumigaw sa pangalan ko. Paglingon ko, isang dating pag-ibig ang nakita ko na humahabol sa akin. Si Arken.
May kasamang maganda at sosyaling babae si Arkin noon pero hindi niya ito ipinakilala sa akin bilang girlfriend niya at ako ay pinakilala niya bilang isa sa mga best friends at kababata daw niya. Kinuha ni Arkin ang number ko pero hindi ko inaasahang manliligaw siya sa text. At hindi ko siya iniwasan o binastid Kuya Bono kahit alam niyang kami pa ni Mon. Noon Kuya Bono ay parang napagtatanto ko na. Sa isip ko na lang mahal si Mon. 3 years na kasi noon na hindi kami nagkikita at parang abstract na siya sa isip ko. Labag pa rin sa loob ko Kuya Bono ang sagutin si Arkin. Nakonsensya pa rin ako pero pikit mata sinagot ko siya. At naging kami nga, Kuya Bono. Noong nanliligaw pa lang si Arkin ay naikwento niya na sa akin na sobrang sakit daw nung paghihiwalay nila ni May. Ipinagpalit daw siya ni May sa mistiso at may kaya. May kaya din naman si Arkin, Kuya Bono. Sa Adamson nga siya nag-aaral noon eh. Pero hindi kasi siya mistiso. Parang na-refresh yung dati kong feelings kay Arkin noon at nung kami na, sobra ko siyang mahal Kuya Bono. At noong hilingin niyang makipag-break na ako kay Mon para wala na daw guilt sa feelings namin, sinunod ko siya. Hindi madali yun Kuya Bono. Actually, umiyak ako nung mag-usap kami ni Mon sa cellphone. Pero ang narinig ko kay Mon ay ang mga salitang ito. Don't cry, Alice. That's okay. I understand you. Be happy with Arkin, okay? Christmas vacation ang 3rd year ako. Umuwi kami ni Erin sa Nueva Vizcaya. Utos ni Daddy na kailangan ko makipagbati kay Mommy and that hindi ako dapat nagmamalaki sa ina ko kasi anak lang ako. Sinunod ko si Daddy. Isa pa, wala na akong galit kay Mommy noon at sa totoo lang, miss ko na siya. Nag-iyakan kami nung dumating ako. That time ay nag-attend din kami ni Erin sa huling simbang gabi kasi Catholic din siya. At sa harapan ng simbahan nung tapos na ang misa ay nakasalubong ko si Ma'am Josie, ang mami ni Mon. Parang nabigla siya nung makita niya ako pero ako sinadya kong mag-pretend na hindi ko siya nakilala kasi nagbago naman talaga ang itsura niya. Tumaba siya ng husto since mag-asawa siya. Pero paglagpas namin sa kanya ay narinig kong tinawag niya ang pangalan ko. Hindi ako tumigil sa paghakbang at nagkunwari akong hindi ko siya narinig pero hinabol niya ako at naramdaman ko na lang ang pagkabig niya sa braso ko. Noon ay napilitan na akong harapin siya. So nagsisimba ka pala? Alice, anong kasalanan ni Mon? Ba't mo siya ginanon? Munti ka na siya magpakamatay dahil sa pambibreak mo sa kanya. Sobra akong nagulat sa sinabing yun ni Ma'am Josie kasi all along ay akala ko okay lang kay Mon gaya ng sabi niya. Inisip ko din na madali lang siya makakahanap ng kapalit ko doon. Pero ano yung sinabi ng mama niya? Masyado akong disappointed sa'yo, Alice. Akala ko matino ka. Mana ka rin lang pala sa ina mo. Sana sinampal na lang ako ni Ma'am Josie, Kuya Bono. Mas magaan yon at mas madaling lumipas kesa sa pinagsabihan niya ako ng ganon sa harap ng simbahan. Pati si Mami dinamay niya. Pero hindi ko yan makontra kasi totoo naman. Halo-halong sakit, pagka-insulto, pagkapahiya ang naramdaman ko. Tapos nalaman ko pa mula kay Ria na
dininay ako ni Arkin kay Ma'am Josie noong siya naman ang tanongin ni Ma'am Josie. Ang ginawa ni Arkin ay pinakiusapan pa niya si Rhea na huwag na lang daw makarating sa akin yung naging pag-uusap nila ni Ma'am Josie, partikular yung pagde-deny niya na may relasyon kami. At siya actually ang nag-utos sa akin na i-break ko si Mon para daw wala ng guilt sa feelings namin. Nadagdagan ang pagkalito yung sakit, insulto at pagkapahiya ko, Kuya Bono. Nagkagulo kami noon dahil nakipag-break ako kay Arkin. At sinabi kong si Rhea ang nagsabi. Kinonfront ni Arkin si Rhea. Sinabihan daw siyang chismosa at hindi pagkakatiwalaan. Nag-away sila at noon natuloy ang nasira ang samahan naming nabuo ng mga bata pa kami. Hindi nawala yung pag-ibig ko para kay Arkin, Kuya Bono, pero mas nanaig ang pride ko bilang babae. Ikaw man ang i-deny. Kahit anong gawin ni Arkin noon para makabalik siya sa akin ay naging firm ako sa decision kong hindi na. Blinak ko siya sa Facebook at pati sa phonebook ko at pinanindigan ko na ang decision kong yun. At yun ang dahilan, Kuya Bono, para maging loveless ako ng mahigit isang taon hanggang sa makagraduate ako ng college. Kahit ang daming boys, kasi mostly lalaki ang classmates ko. Nung mag-intern ako, ang dami pang mga bagong pulis ang nagpa-cute sa akin pero talagang nagpahinga muna ang puso ko. Nagpadala ng additional na pera si Daddy nung pagka-graduate ko. Pambili namin ang ticket ni Erin papuntang Belgium. Yun ang gift ni Daddy sa akin, ang makapagbakasyon sa Belgium. Napakasaya din ni Erin noon kasi nagkabalikan na sila ni Kuya Jeric at kasama namin si Kuya Jeric noong magpunta kami ng Belgium. Nagka-LBM si Erin habang nasa flight kami. Hindi ko makakalimutan yon dahil awang-awa ako sa kanya. Connecting flight noon yon, nag-stop sa Doha at habang matagal sa CR si Erin ay naisipan kong biglang tingnan ng mapa at nakita kong ang lapit lang pala ng Canterbury, England sa Vern, Belgium. Maliit na bahagi ng dagat lang ang pagitan. Nasa Canterbury si Mon at noon ko pa siya gustong makausap sana. Kaya lang, blinak niya ako noon pa sa Facebook at hindi na rin niya ako tinatawagan. Pagdating namin ng Vern, nalula ako sa bahay ni na Erin, mansion at talaga palang nakajackpot si Daddy ko sa mami ni Erin. Noon ako lalong humanga kay Erin kasi yung kwarto niya sa condo namin sa Valenzuela ay kasing laki lang ng banyo niya sa bahay nila. Noon ko din na-realize kung bakit hindi siya marunong sa mga gawaing bahay dahil anim ang maids nila. Dalawang araw kami namasyal noon, kasama din ang mga kapatid ni Erin, sina Luis at Emma na ang gaganda rin. Nagpunta kami sa Brussels. Nag-overnight kami sa isang 5-star hotel. The following day, nagpunta naman kami ng Bruges. Then, umuwi na kami ng Vern. The following day ulit, nagpahinga lang kami sa bahay nila. Padalang lumabas ng kwarto niya si Erin. Sina Daddy at Kuya Jeric naman ay nagpunta ng Antwerp. Panglimang araw ko sa Vern, pinasok ako ni na Erin at younger sisters niya, ang sina Luis at Emma. Bunso si Emma, Kuya Bono. 13 years old lang siya noon pero
mas matangkad pa sa akin. May dalang cocktail dress si Emma na ang kulay ay mapusyaw na pink, silk chiffon ang tela at pilit nilang pinapasuot sa akin. Kasyang-kasya naman. Then pinaupo nila ako sa isang upuan at nagsimula si Luis na make-upan ako. Pagkatapos na inilagyan pa ni Erin ng koronang bulaklak ang buhok kong inayos din nila na para akong aabay sa kasal. Lumabas ng kwarto ko si Erin nung tawagan siya na isang maid. Pero bumalik din siya kaagad at napansin kong kakaiba yung ngiti niya. Then, marahan nila akong hinila palabas. Inalalayan pa nila ako pababa sa paarkong hagdan. At sa mahuling baitang ng hagdan ay lumitaw ang isang gwapong lalaki mula sa bilog na poste sa ilalim ng hagdan. And I was shocked nung mamukhan ko siya. Simon. Para kaming mga batang inakay ni Erin papunta sa gazebo nila sa gitna ng malawak na garden na puno ng magagandang bulaklak. Hawak niya ako sa kaliwang kamay ko, hawak naman niya sa kanang kamay niya ang kamay ni Mon. Sa gazebo kami nag-usap ni Mon. Kagagawan ni Erin ang papuntahan si Mon sa Vern na siya pala niyang pinagkaabalahan noong nakaraang araw, ang hanapin at kausapin si Mon sa social media app Behind My Knowledge. Humingi kaagad ako ng kapatawaran kay Mon, pero hindi niya ako pinatawad. Napansin ko nga, iba na siya. Hindi na siya yung Mon na nakilala ko noon. Totoy, babyface. That time kasi ay nag-mature na siya. At higit sa lahat, English speaking na. English na English, yung accent na mahirap intindihin. Nahihiya ako noon sa kanya, Kuya Bono. Palingalinga ako noon dahil gusto kong makita si Erin. Lumapit sa amin para mabawasan yung pagka-uncomfortable ko kay Mon. Hanggang sa bigla ko nilang narinig si Mon na nagsabi ng ganito. Do you want me to forgive you, Alice? Huwag mong pilitin. Naunawaan naman kita. Kasi mali talaga yung ginawa ko. Bakit mali? Kasi nga, nasaktan kita. Sabi pa nga ng mama mo, nag-suicide attempt ka pa daw. That's true. Sobra kasi kitang mahal noon. And kung gusto mong patawad kita, agsubli ka kanyak. Napatitig ako sa mukha ni Mon nung sabihin niya yon. Ilocano word yung huli niyang sinambit. Mapapatawad daw niya ako kung babalik ako sa kanya. Bakit? Mahal mo pa ba ako? Nahihiyang tanong ko. I want you back, Alice. Sagutin mo yung tanong ko. Mahal na ulit kita. Mula kaninang nakita kitang bumababa sa hagdan. Agsubli ka, Alice. Ituloy natin dito yung pagmamahalan natin noon. Turista lang ako dito. Magpakasal tayo sa Canterbury. Ayan ka na naman. Pabigla-bigla ka na naman. That's me, Alice. And it always works. Kausapin mong daddy ko. Sure. Sabi niya sabay tayo pero wala siya. Nagpunta sila sa Antwerp. Okay. Babalik ako next week. Kasama ko ang daddy ko para maayos ang usapan. But please, Alice, don't ever change your mind. Mon, bakit hindi ka nagbahal ng iba? I tried. Naka-apat na girlfriends ako. Tatlong English, isang Pinay. Pero hindi nila ako napa-inlove kagaya ng kung paano ako na-inlove sa'yo noon. You're my dream wife, Alice, and I love you. So please,
Marry me. Be my wife. Dumating nga sila ng daddy niya sa Vern a week after. That same day ay isinama ko ni Mon sa Canterbury dahil nag-apply ako doon ng visa kasi kailangan kong tumira doon ng at least 6 months. Yun ang first experience ko sa pagtawid from England to Europe mainland through the tunnel sa ilalim ng dagat. Yung tinatawag nilang channel sa Strait of Dover. Sakay kami ng kotse ng daddy ni Mon na isinakay naman sa tren na siyang lumusot sa tunnel patawid mula Great Britain papunta ng France. Noong kasal na kami ni Mon, hindi nakarating si Mommy at naunawaan ko naman yun, pero nakarating si Kuya Floyd at nakatagpo pa ng lover sa Canterbury. Sila pa rin hanggang ngayon though LDR sila. Simple lang yung naging kasal namin, hindi kagaya ng engranding kasal dyan sa Pilipinas na gustong-gustong ma-experience ni Erin. Kokonti lang din ang guest namin pero ang mahalaga, nakasal kami ni Mon. Sa ngayon ay nandito kami sa London, dito kami nagtatrabaho pareho ni Mon. Graduate ako ng Criminology Kuya Bono pero ang trabaho ko dito ay nanny. Nag-aalaga ako ng mga bata. Mga anak ng may anak, pero kami ni Mon ay wala pang anak. Computer programmer si Mon at malaki ang sweldo niya, pero ayoko namang nakatenggala ako sa apartment namin kaya nagtatrabaho din ako. Next year pa namin balak magka-baby and hopefully, we will be blessed to have one or two. Single pa si Arkin, pero may mga girlfriends. Si May, tatlo na ang anak. Si Ria, engaged na sa kanyang pulis na boyfriend sa Santiago City. Sina Erin at Kuya Jeric, ikinasal din ng Engrande noong 2015 dyan sa Pilipinas pero hindi kami nakapunta kasi may trabaho na ako noon. Dyan na rin sila sa Pilipinas nakatira at may dalawa na silang anak. Baka magka-impression ng iba na parang na-blackmail ako ni Mon kaya ako siya pinakasalan. Dahil doon sa pagkakasabi niyang mapapatawad lang niya ako kung babalik ako sa kanya. Ang totoo, hindi pa talaga ako ready noon sa marriage life, Kuya Bono. Kung minahal lang ulit niya ako suddenly noong makita niya akong bababa ng hagdan, minahal ko naman siya suddenly noong makita ko siyang nakatayo sa harap ng altar noong araw ng kasal namin. He was in black tuxedo, so handsome, pero lumuluha siya noon. At noon ko na-realize na mahal na mahal talaga niya ako at hindi ko pwedeng sayangan ang isang kagaya niya. I knew then, Kuya Bono, na that moment na naglalakad ako sa aisle ng simbahan, noon ko rin naramdaman yung kakaibang feelings of happiness and gladness that Mon is really meant to be my lover, friend, partner in life for the rest of our lives. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat kung muli mong mababasa itong story ko. God bless you and more power. Truly yours, Alice.
Again, Alice, maraming salamat ano, sa pagtupad mo ng iyong pangako na part 2 ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Ang galing mo nang magsulat ngayon ha, compared noong una. Sabagay, high school ka lang noon and yellow pad paper pa dati. Pero ngayon ay email na and you are now a good writer ha, at very minimal na lang yung corrections na aming ginawa. Thank you so much. Hindi na ako magsasabi ng kung ano-ano pa sapagkat nag-chat-chat naman tayo. Basta maraming salamat na lang at saka yung sinabi ko sa'yo, medyo dagdagan mo ano ng init at pag-ibig. Ano? Hindi porket alam mong mahal na mahal ka ay... Nako, sabi ko pala hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano pa. Maraming salamat na lang ulit. Alice, okay? Thank you so much. Ingat palagi and good luck sa... next ninyong plan na magkaroon na ng baby. God bless you and also your husband, Mon, and your entire family. Tuloy na tayo sa ating mga shoutout. Mga kahugot, ayaw daw pala ni Mon na magpakita sa picture, kaya mabilis lang. Okay? At si Salva, yung isang kwento sa SIT ba yun, nagpadala siya ng pictures actually nila ni Beth, kaya lang hindi ako komportable, parang hindi safe. Kasi kung napansin niyo yung kwento, medyo delicates. Kaya hindi na lang natin pinos. Anyway, maraming salamat Salva ulit. At eto na, shout out sa dalawang anak ko, si Ira Jane and Joshua Pascal from Leonard Pascual of Santiago City. Maraming salamat. Shoutout Kuya Bono sa asawa ko sa Qatar, si Annabel Akilang, at sa anak ko na magbe-birthday sa 13. Happy birthday, anak. I love you. Mahal na mahal ko kayo ni Mama, anak. Mula ito kay Leymar Gawen. Ah, hindi pala. Leymar Gawen from Sunshine Gawen. Nakakalito ah. Tama ba yung bigkas ko ng apelyado nyo, Gawen? Anyway, shout out also to Dark Angel of Hong Kong, also to Arlene Saban, Kimi Ordan, Kylie Rojas of Athens, Greece, Martin Santos of Cagayan City, Isabela, Jay Wack Fernando of Alfonso Lista, Ifugao, Ramona's family, shout out sa inyo lahat, wala kay Rudy Mark Mepilisan of Aglipay, Quirino. Shout out naman po sa asawa ko na si Mark Lester Pinto at ang mga anak ko na sina JR at si Joanna of Rojas Isabela from Jonalyn Miligrito of Najran, Saudi Arabia. Shout out Kuya Bono, Family Peralta at Herman dito sa Barangay Kulalay, San Jose City, Nueva Ecija. At sa mga anak ko, Maxine, Daisel at Daniel at sa mahal kong asawa na si Daisy Peralta from Marcelo Peralta. Shoutout Kuya Bono sa pinakamamahal kong asawa, kaarawan niya sa November 13. Tapos sana naman ngayon, 17 na yata, belated na lang. Florida del Prado from Mr. Pogi 96. Shay Manipon, shoutout to you. Ganun din, shoutout dito sa amin sa San Luis, Baguio City with my 9 days old baby Raptor. Wow! Congratulations, Irene Ruth Patil. Evelyn Galano, shout out to you. Ganun din kay Daryl Boy Aquino, vegan Ilocos Sur. Third Ski Unida, shout out to you. Also to Hunter Pango Malate. Shout out naman po sa mga magulang ko sa Mindanao, Lutayan, sila Alvin Kikong at Noria Tapuyak at sa mga kapatid ko at family Kikong at family Tapuyak from Badria Tapuyak Kikong ng Saudi Arabia, Jeddah. Shoutout Kuya Bono sa pamilya ko sa Pinas, Asuncion Family at sa anak ko, Alexi Real Domingo. Sakto na naman to, libangan na. Naho-homesick dito sa Hong Kong. Pa-shoutout na din, Team Liliu sa volleyball from Rizaline, Asuncion. At pa-shoutout po Kuya sa anak ko na si Kerwin Angel at sa asawa ko si Jojo from Lilibet Balinsat Sabado of Binagbag Quezon, Isabela. Maraming salamat mga kahugot. Muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong atid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.